wala naman kayong pasok sa eskwela ngayong araw, anak. Ngunit bakit ang aga-aga mong gumising? Napapainat na sabi ni Aling Seria. Kagigising lamang ng ginang, pati na ng asawa nitong si Mang Serio nang mabungaran nilang anak na naglalatag ng pagkain sa maliit nilang hapag. Alas 5 pa lamang kasi ng umaga. Karaniwan sa mga kolehiyalang katulad ni Serena ay tanghali nang bumabangon kapag ganitong walang pasok. Ngunit siya, heto, at tapos nang maghanda ng kanilang agahan. Gusto ko po kasi kayong pagsilbihan, Nay. Nasanay na rin po akong gumising ng maaga kaya may nabuti ko na rin pong maghanda ng almusal natin. May ngiti sa labing sagot niya. Napangiti naman ang mag-asawang Rozo. Kailambing mong dalaga. Napakaswerte namin ng inay mo sa'yo. Biyahya ka talagang sa amin ng Diyos. Wika ng kanyang ama habang hinahaplos ang mahaba niyang buhok. Napangiti siya. Mas maswerte po ako sa inyo. Dahil kahit na sobrang hirap ng buhay, kinakaya niyong suportahan ako. Salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo. Inay, itay, salamat din po dahil kahit na hindi niyo ako tunay na anak, hindi niyo ako itinuring na iba. Inako niyo ako na parang galing ako sa mismong dugot laman ninyo. Inaruga, binihisan, pinag-aral at minahal. Hindi rin po kayo naglihim sa akin ni minsan. Hindi ko man po masuklian ang mga naging sakripisyo niyo sa ngayon. Ngunit pangako ko po magtatapos ako at aabutin ang tugatog ng tagumpay. Maiaahon ko rin pong pamilya natin ito sa kahirapan. Kitang-kita sa ningning niyang mga mata ang matayog niyang pangarap. Wala siyang ibang nais, kundi ang maiaahon sa kahirapan ng tumayong pamilya para sa kanya. Nais niyang masuklian ang lahat ng sakripisyon na mga ito. Matustusan lamang ang lahat ng pangangailangan niya. Nanubig ang mga mata ng mag-asawa. Tila ba hinaplos ang kanilang mga puso sa sinabing iyon ng kanilang anak na bagaman hindi sa kanila nanggaling, ay itinuturing nilang tunay nilang anak. Hindi kailanman nawaglit sa kanilang memorya ang gabi kung kailan inilapit ng kapitbahay nilang babae na si Merna ang anak nito. Meron ng taning ang buhay ng tunay na ina ni Serena noon, kaya't ipinagkatiwala nito ang kaisa-isang ala-ala ng napayapang asawa sa mag-asawang Rozo na walang kakayahang makabuo ng sanggol dahil parehong merong diferensya. Masakit man sa dibdib ngunit kailangang ipagkatiwala ni Merna ang anak sa butihing kapitbahay. Isang taon lamang nun si Serena nang tuluyang nilisan ni Merna ang mundo. Stage 4 na ang cancer nito. Dala ng kawalan ng pera, kaya napadali ang buhay. Ipinalibing ng mag-asawang Rozo si Merna, katabi ng puntod ng asawa nito. Matapos ang araw na yun ay itinuring ng parang tunay na anak nila Seria at Serio si Serena. Naging makulay at masigla ang mga araw nila nang dumating ang mabait at bibong si Serena sa buhay nila. Nawala ang lungkot at ang mga katanungang patungkol sa kanilang diferensya. Pinuno ni Serena ng ligaya ang munti nilang tahanan. Hindi naman anak kailangan ng marangyang buhay dahil nasanay na kami sa payak na pamumuhay. Ang nais namin ay ang magandang kinabukasan para sa iyo. Kaya kami nagpapakahirap sa bukirin. Ngunit salamat pa rin. Salamat anak dahil palagi kaming kasama sa mga pangarap mo. Mahal ka namin anak. Mahal na mahal ka namin ang itay mo. Ano man ang mangyari, mananatili ka naming prinsesa. Ikaw ang anak naming si Serena. Madamdaming wika pa ng ginang na nagpatubig sa mga mata ni Serena. Ay sus, ang reyna at ang prinsesa ko nagdadrama na naman kay aga-aga. Tama na tayo sa drama at baka lumamig na ang masarap nating agahan. Singit ni Mang Serio na ikinangiti ng mag-ina niya. Tumango si Serena at agad na pinawi ang luha. Tama na po tayo sa drama. Pagsaluhan na natin ang mga hinanda ko pong pagkain. Masiglang wika niya na sinang-ayuna naman ang kanyang ina. Sa hapag ay kinamusta ni Serena ang mga pananim nilang prutas at gulay sa bukid. Dahil ang alam niya, malapit na silang mag-ani. Malulusog ang mga pananim natin sa bukid, anak. Kaya't siguradong marami-rami ang magiging kita natin sa buong ito. Kung wala ka namang gagawin, anak, e tulungan mo kami ng nanay mo sa pag-aani.
Dahil aabutin kami ng siyam-siyam kung kami lang ng nanay mo ang siyang mag-aani. Turan ni Mang Seryo na nagpaningning sa mga mata ni Serena. Dahil gustong-gusto niya talaga ang pagbitas ng iba't ibang klase ng gulay at prutas. Nakakagiliw ang ganoong gawain, kaya't walang pag-aalinlangang sumang-ayon ng dalaga. Matapos nilang pagsaluhan ng hinandang agahan ni Serena, ay kaagad na silang gumayak patungong bukid. Inabot din sila ng mahigit isang oras dahil medyo malayo-layo rin ang distansya ng bahay nila sa lokasyon ng pinagtataniman nila. Wow! Ang gaganda ng tubo ng mga tanim niyo, Itay! Wala ni katiting na bakas ng peste! Mukhang swerte nga ho ang buwang ito ah! Bulalas na si Rina nang ilibot ang tingin sa taniman ng gulay. Sipag at dasal, kaya naging malulusog ang mga tanim natin ngayong taong ito, anak. O siya, tama na tayo sa kwentuhan at magsimula na tayong magtrabaho. Ani Mang Seryo. Tumango si Serena at sabik na nagtungo sa taniman ng mga talong at sitaw. Magkatabi lamang ang dalawang klase ng gulay na iyon, kaya't pinagsabay niya ang pagpitas ng sa ganun ay mapadali lalo ang kanyang trabaho. Halos mapuno ang lagaya niya nang masimot niya ang taniman. Tuwang-tuwa siya dahil kapag naibenta na nila ang mga inaning gulay sa palengke, ay makakatikim sila ng masarap-sarap na ulam. Hindi naman kasi sa nagre-reklamo si Serena, ngunit napupurga na talaga siya sa halos walang patid nilang ulam na puro berde. Bandang tanghali na rin ang matapos sila sa pag-aani. Tirik na ang araw kaya't sumilong na sila matapos talian ng mga sako ng kanilang naani. Sako-sako ng gulay at prutas ang naipon nila sa buwang ito, kaya't hindi maitago ang galak sa kanilang mga mata. Sana lamang talaga, hindi sila baratin kapag naibagsak na nilang naani sa palengke. Lalo at magaganda ang ani nila sa buwang ito, hindi katulad noong nagdaang buwan. Napakarami ng naani nyo ngayong araw, Mang Seryo ah. Bulalas ng binatang si Jude na kararating lamang. Ito kasi ang kinausap ni Mang Seryo na siyang humakot ng mga aanihin nila gamit ang tricycle na naipundan nito, gamit ang sariling pagsusumikap. Meron na sanang kumausap na tao kay Jude, nagpapahatid sana sa bayan at malaki-laki ang bayad kumpara sa alok ni Mang Seryo. Ngunit dahil lihim niyang hinahangaan ang anak ng mag-asawang Rozo, kaya walang pag-aalinlangan siyang pumayag sa pakiusap ni Mang Seryo. Oo Jude, bay sinwerte kami ngayong buwan kaya maraming naani. Ngiting tugon ni Mang Seryo matapos magmaano ni Jude dito. Hindi mo man lang bababatiin si Jude anak? Mahinang tanong ni Aling Seria sa bising-bising dalaga na nagtatali ng ibebentang gulay at prutas sa mga gurong suki na ni Serena sa tuwing magbebenta siya sa mga ito. Hindi naman ako kailangan pang ganyan inay. Mas maigi na hong iwasan ko yung tao nang hindi na umasa palalo. Tugon niya. Hindi kasi siya manhid na tao para hindi niya noon mapansin na mga nakaw tingin sa kanya ni Jude sa tuwing nasa universidad sila. Palagian din siya nitong inaanyayahang sumakay sa tricycle nito tuwing papasok, bagay na palagi niyang tinatanggihan dahil mas gusto niyang maglakad patungong eskwelahan. Minsan na rin nagtapat ng tunay nitong nararamdaman ng binata. Ngunit pagkabigo lamang nakuha nito sa kanya dahil hindi niya nais na ang lalaki ang magiging hadlang sa mga pangarap niya. O siya, sige, ikaw ang bahala. Nasabi na lamang ng ginang dahil hindi nito ugaling mamilit. Inirerespeto nito ang nais at desisyon ng anak. Ngumiti naman si Serena sa kanyang ina. Saglit niya lamang sanang tatapunan ng tingin ng ama upang alamin kung tapos na ba ito sa pakikipag-usap kay Jude. Nang mahuli niya na naman ang lalaki na nakatingin sa kanya. Ngumiti ito kaya't kahit na naaalangan, ay gumanti rin siya ng isang tipid na ngiti. Akala ko ba hindi mo papansinin nang hindi na umasa? Ngiting tanong ng ina niyang nakita pa lang palitan nila ni Jude ng ngiti. Inay, binibigyan niyo na naman ho ng mali siya eh. Ngumiti lang ho ako pabalik dahil ang pangit naman po kung tatarayan ko siya. Gayon tumutulong na nga po siya sa atin. Depensa niya. Yun lamang ba talaga? Paniniguro ng ginang. Opo, inay. Tingin ko lamang po kay Jude ay isang mabuting lalaki. Tama na po sa panunod, Joe. Dahil hindi naman po ako kailanman magpapapasok ng kung sino mang Poncho Pilato sa buhay ko.
hanggat hindi ko pa naabot ang mga pangarap ko para sa pamilya natin. Pamilya po ang pinaka-prioridad ko at hindi ang mga pag-ibig-ibig na yan, paliwanag niya. Tumangon na lamang ang ginang. Naiintindihan ko, o siya tayo na't nang makauwi na tayo. Ang itay mo at si Jude na lamang magdadala ng mga naani natin sa palengke. Habang tayo naman, maghahanda na ng maaring imeryenda bago tayo maghanda ng hapunan. Saad nito na sinang-ayuna naman kagad ni Serena. Dahil tapos naman na niya ang pagtatali at pagtatansya ng kilo sa gulay at prutas na iaalok niya sa mga propesor na pumapakyaw sa mga paninda niya. Bago bumaba ng bukid, ay nagpaalam na muna si Aling Seria sa asawa na mauuna na. Hindi na kasi sila maaaring sumakay pa dahil punong-puno na ang loob at ang bubong pati na ang likuran ng tricycle. Pagdating sa bahay, ay naglaga na ng kamote si Aling Seria, habang si Serena naman ay nagpaalam na maglilinis ng kanyang katawan sa likod bahay. Matapos maglinis ay pinagsaluhan na nila ang nilagang kamote. Pinagtabi nila si Mang Serio nang meron naman itong makain pagdating. Sumapit ang hapon, si Serena ang nagpresenta sa pagsasaing ng makapagpahinga naman ng kanyang ina. Saktong pagkatapos magsaing, ay dumating na rin si Mang Serio. Kaya't kaagad na hinanda ni Serena ang nabili ng ama na sisigangin. Natapos na sa paghahanda ng hapunan nila si Serena, nagsali na siya sa malalim na mangkok ng nilutong sinigang at saka iyon din nila at pinatong sa kawayang hapag. Nagmano muna siya sa ama't ina bago niya nilagyan ng kanin at ulam ang mga pinggan na nasa harapan ng mga ito. "Salamat anak," sabay pang sabi ng mag-asawa. "Wala pong anuman, kumain na po tayo," anyang tinanguan naman ng kanyang ama't ina. "Kamusta naman pala ang paghahatid sa iyo ni Jude, mahal? Tinanggap ba yung pinapaabot kong bayad sa pag-deliver niya ng mga pananim natin?" Usisa ni Aling Seria. Tapos na silang kumain kaya't nakakapag-usap na. Nakasanayan kasi nilang kumain ng tahimik at magbubukas lamang ng kwento o di kaya'y katanungan kapag tapos ng kumain. "Tinanggihan na naman ni Jude, mahal. Ipinilit ko ngunit ayaw. Sabi ay tulong na sa atin ang ginawa kanina. Kay buting binata talaga. Nasasalamin kong sarili ko sa kanya nung kasing edad ko lamang siya. Ang mga tulad niyang magagandang maging haligi. Ganoong lalaki ang gusto ko para sa iyo anak. Huwag mong isiping pinipilit kita kay Jude. Natutuwa lamang ako sa kanya." Nakakaintinding tumangutang si Serena. Ngunit hindi naman sumagot at nagkomento pa. "Hugasan ko na po itong mga pinggan," paalam niya matapos tumayo. "Tulungan na kita anak." Tumayo na rin si Aling Seria. "Hayaan niyo na po kung gawin ito inay. Alam ko pong pagod na kayo kaya ibalato niyo na po sa akin to. Magpahinga na po kayo," malambing niyang pigil sa ina. "O siya sige, pagkatapos mo dito magpahinga ka na rin ha?" "Opo inay." Pumihit na ang ginang patungo sa maliit nilang salas upang doon ay makapagpatunaw ng kinain kasama ang asawa. Sinimula naman ni Serena na ligpitin ang kanilang mga pinagkainan. Habang naguhugas ay napapakanta ng mayuming musika ang dalaga. Kailambing ng kanyang tinig kaya't ang kanyang mga magulang ay nakangiting nakikinig sa malaanghel niyang tinig na animoy ng yehele ng sanggol. Tuluyang natapos ang hugasin ni Serena. Sunod niyang ginawa ay winisikang muli ng tubig ang ibebentang gulay sa kanilang eskwelahan. Nang sa ganon, manatili itong sariwa. Matapos yun ay tuluyan na siyang nagpahinga. Kinaumagahan ay maaga muling gumising si Serena. Inakala niyang nauna siya sa mga magulang ngunit napakamot na lamang siya sa buhok sapagkat nakahanda na ang agahan niya. Wala na rin ang kanyang ama. Nagtungo na ito sa bukid. "Halika na anak habang mainit pa itong nilagang mais," aya ng ina niya sa kanya. "Susunod po ba kayo kay itay sa bukid mamaya?" tanong niya habang inaangat ang matamis na mais na isa rin sa mga inani nila kahapon. "Oo, kaya naghanda na rin ako ng mababaon mo para naman hindi ka na umuwi rito mamaya." Anito, tumangutang-ngo si Serena at agad na tinapos ang agahan. Nagpaalam na siya sa ina na maliligo habang ina naman niya ay gumayak na patungong bukid. Alas 6:30 nang marating ni Serena ang community college kung saan siya nag-aaral. Dumiretso agad ang dalaga sa faculty ng universidad
kung saan natambay ang mga maestrang suki niya sa mga sariwang gulay. Good morning po sa inyo mga magaganda naming madam. May ngiti sa labing bati niya sa mga ito nang marating ang faculty. Naroroon ang apat na gurong pumapakyaw palagi sa mga dinadala niyang prutas at gulay. Magandang umaga rin naman sa iyo, Serena. Anong dala mo para sa amin ngayon? Tanong ng may edad na guro. Ibinaba naman ni Serena ang dalang bayong sa harapan ng mga ito at saka doon inilabas ang tatlong klase ng gulay at dalawang klase ng prutas. Talong, sitaw, pechay, saging at abukado po mga madam. Masasarap at sariwa po mga ito dahil kahapon lamang po namin to inani. Masiglang wika niya. Nagkanya-kanya namang kuha ang apat na guro. Pigil ang galak ni Serena nang ubusin ng mga butihing guro ang dala niyang paninda na umabot ng 300. O ayan, pinakyaw na uli namin dahil bukod sa maganda at masipag ang tindera ay mga sariwa at masasarap pa mga paninda. Sige na Miss Rozo, pumasok ka na at kami naman ay gagayak na rin sa kanya-kanyang room kung saan kami nakatoka. May ngiti sa labing ani ng pinakabatang guro na si Miss Quario. Maraming salamat po mga madam. Next week po magdadala ulit ako. Anyang tinanguan naman ng mga ito. Sige po, pasok na po ako. Pagpapaalam niya. May ngiti sa kanyang labi nang isuksok sa bagang napagbentahan ng mga paninda niya. Tahimik siyang nakikinig sa isinasalaysay ng kanilang propesor. Niminsan ay hindi siya nakipagkaibigan. Nakikipag-usap man siya ngunit ang makipagkaibigan, hindi niya ginagawa. Nasa motto niya kasi ang katagang, "Being alone isn't really bad." Hindi niya pinapansin ng ilang kapwa-estudyante na nagsasabing weirdo at mandadakot at mambubungkal siya ng lupa sapagkat proud na proud siya doon. Isa pa ay prioridad niya lamang ay ang pag-aaral at hindi ang pumatol sa mga taong mapanghusgan na animoy pinanganak na perpekto. Natapos ang maghapong leksyon kaya't inayos na ni Serena ang kanyang mga gamit. Kasalukuyan siya ngayon naglalakad sa hallway nang harangan siya ng tatlong babae. Yung mangbubungkal ng lupa oh, tiba-tiba na naman. Kamusta naman? Pinakyaw ba nila madam yung mga paninda mo? Balatuhan mo naman kami. Umunguya ng bubblegum na sabi ng namumuno sa dalawa pang babae na si Divina. Napahagikik naman ang dalawang babae na nasa tabi nito. Tsaka iniamba ang mga kamao sa harapan ng kinukutongan nilang dalaga. Napabuga ng hangin si Serena at pagod na sinalubong ang tingin ni Divina habang hawak niya ng mahigpit ang sukbit na bag. Kung may pera man ako, hindi ko yun ibibigay sa inyo. Subukan nyo kayang magbanat ng buto para naman hindi nyo na kailangan pang mangipit ng tao. Kailalaki pa naman ang mga katawan nyo, pero ang kaya nyo lang ay mangutong ng nagsusumikap na estudyante. Mahiya naman kayo sa mga sarili nyo. Buong tapang niyang ani sa mga ito. Pagkapi ko ng rumihistro sa mukha ng tatlong babae. Ang dami mo pang sinasabi. Ibigay mo na lang sa amin yung pera nang hindi ka na masaktan pa. Si Lucy na kagaya ni Divina ay malusog din ng katawan. Magsasalita pa sana si Serena nang magsalita ang bruskong tinig na nasa likod niya. Si Jude kasama nito ang dalawa pang kaibigan. Nanggugulo na naman kayo. Malamig na ani ni Jude nang makalapit sa apat na babae. Napalunok si Divina sapagkat meron itong lihim na pagtatangi kay Jude habang dalawa namang kasama ay sa kaibigan ni Jude naman may gusto. May itatanong lang naman kami kay Serena. Hindi ba Serena? Nagbabantang tingin ang ipinukol ni Divina sa dalaga. Napapailing na nilagpasan ni Serena ang plastic at masamang ugaling babae. Imbis na sakyan ang palabas nito. Wala siyang panahon para sa mga to. Marami pa siyang kailangang gawin at sinasayang ng mga ito ang oras na dapat na gamit niya na sa pag-uwi. Mabilis siyang sinundan ni Jude at tinanong kung nagsasabi ba ng totoo si Divina. Tumango na lamang siya. Sumabay ng lakad sa kanya si Jude hanggang sa makalabas sila. Nagpresinta si Jude na ihatid siya ngunit mariin siyang tumanggi. Rinig niya pa ang ilang bulong-bulungan na masyado umano siyang pakipot at paimportante, kaya't bigla siyang napahinto. Marahas siyang bumuga ng hangin bago pumihit pabalik sa kinaroroonan ng binata. Jude, mahina ang tono ng boses niya nang tawagin niya ito. Pwede ba tayong mag-usap?
Mas hininaan niya pa ang boses. Kailangan niyang makausap ng masinsina ng binata. Kailangan niyang sabihin dito na tumigil at lubayan na siya nito dahil nagmumukha siyang masamang babae sa paningin ng mga husgador na kapwa nilang estudyante. Wala naman sana siyang pakialam sa kung ano man ang tingin sa kanya ng tao. Ngunit kailangan niyang klaruhin ang maayos sa lalaki na wala talaga sa isip at plano niyang makipagrelasyon. Oo naman, basta ikaw. Mabait itong ngumiti. Huminga muna ng malalim si Serena. Nakagat niya pa ang ibabang labi sapagkat batid niyang sa gagawin niyang ito ay makakasakit siya ng damdamin ng tao. Jude, alam kong masasaktan kong damdamin mo sa sasabihin kong ito pero sana maintindihan mo na hindi kita mapagbibigyan sa nais mo. Walang wala sa isip kong magkaroon ng kapares. Matayog ang pangarap ko para sa pamilya ko. Gusto kong suklian ang kabutihan at sakripisyo nila. Maitaguyod lamang nila ako. Huwag ka na sanang maghintay at umasa pa dahil mabibigo ka lang. Marami pa namang iba dyan na hindi hamak na mas maganda at mas lamang pa sa akin. Huwag na ako, Jude. Sa iba mo na lang ibaling ang nararamdaman mo. Hindi kasi talaga pwede. Pasensya ka na. Puno ng pagpapaunawang wika niya rito. Agad siyang nag-iwas ng tingin nang gumuhit sa mga mata nito ang sakit. Maghihintay pa rin ako, Serena. Wala akong pakialam kahit na gaano pa katagal. Basta maghihintay ako hanggang sa maging pwede na tayo. Alika na, ihahatid na kita. Huwag mo na sanang tanggihan dahil huli naman na ito. Nakangiti man ngunit patid ni Serena na abot-abot ang lungkot na nararamdaman nito. Napipilitang sumang-ayon siya sa nais nito. Tahimik nilang binaybay ang daan pa uwi. Salamat. Anya nang huminto na sila sa harapan ng kanilang bahay. Walang anuman. Sige na, pumasok ka na. Aalis lang ako kapag nakita na kitang ligtas na nakapasok. May ngiti sa labing anitong tahimik niya namang sinunod. Sa pagpasok ni Serena sa kanilang bahay, ay agad siyang binundol ng kaba. Alalang mukha ng kanyang inang sumalubong sa kanya. Inay, ano pong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. At agad na inapuha pang palad ng ina. Ang itay mo anak, nasa ospital. May tumor umano't kailangang maoperahan. Yun ang sinabi ng doktor. Umuwi lang ako dahil kailangan kong kumuha ng gamit at para na rin masabi ko sa iyong nangyari. Luha ang wika nitong ikinatubing ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay biglang gumuho ang kanyang mundo sa sinabing yon ng ina. Paano pong nangyaring nagkaroon ng tumor si itay? Inilihim niya sa atin ang lahat anak. Matagal na palang may iniindang sakit ang itay mo. Pero hindi man lang sinasabi sa atin. Sinarili niya ang sakit nang sa ganun hindi tayo mag-alala. Tugon nitong panay ang pagdulo ng luha. Nakita ko na lang na nakahandusay si Sergio sa bukanan ng kubo natin. Malaki ang perang kakailanganin sa operasyon anak. At hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Napahugulgol na ang kanyang ina habang siya'y naiiyak na ikinulong ito sa bisig. Hinagod-hagod ni Serena ang likod ng ina. Agad rin namang kumalas ang ginang dahil kailangan na nitong balikan ang asawa. Pakikiusapan na lamang muna nilang doktor na kung maaari, isa lang na sa operasyon ng kanilang padre de pamilya habang sila'y naghahanap pa ng pera. Hawak kamay na nagtungo ng ospital ang mag-ina. Dalangin nilang pakinggan ng doktor ang hiling nila, ngunit bigo sila sa hinahangad na awa. Dito lamang po kayo inay, bantayan niyo po si itay. Maghahanap po ako ng tulong at kung suswerte inay, maghahanap na rin po ako ng pera. Determinadong paalam niya sa ina, matapos nilang makausap ang doktor. Saan ka naman kukuha ng pera anak? Garalgal na ang boses ng ginang. Bahala na po inay, sagot niya. Sa totoo lang, ay hindi niya rin alam kung saan siya didiskarte ng perang kulang-kulang kalahating milyon. Niyakap niya muna ang ina tsaka hinagka ng dulo ng walang malay na ama. Babalik po ako. Huwag niyo pong iiwan ng mag-isa dito sa itay ah. Paalam niya. Tumango ang ginang. Mag-iingat ka anak. Bili nitong mabilis niyang tinanguan. Pumihit siya palabas at lakad takbong lumabas ng ospital. Hindi niya alam kung saan siya pupunta at kung saan hihingi ng tulong. Basta lang siyang tumakbo at tinahak ang daan palayo ng ospital. Sa kanyang paglalakad
ay meron siyang nakitang nakapaskil sa malaking gate na looking for all around maid. 50,000 a month at meron pa umanong benepisyo. Nabuhayan si Serena sa nakita, kaya't agad na nag-doorbell. Bumukas ang gate at iniluwanan ng dalawang babae na sa tansya niya ay hindi sa kanya nalalayo ang edad. Mabilis niyang tinanong ang dalawang babae ng tungkol sa nakapaskil, kaya't nagkatinginan ng mga ito, sabay hagod sa kanyang tindig. Good luck na lang sa'yo, miss, kung matatanggap ka, ha? Pang Miss Universe yatang hinahanap ng may-ari ng mansyon na yan, dahil hindi kami tinanggap kahit na ma-experience naman kami sa pangangamuhan. Pang 50 na umano kami nitong kasama ko eh. Sabi nung nag-i-interview na, baklita sa loob, pero ligwak pa rin. Desmayadong wika ng isang babae sa kanya. Di namin alam na kailangan pa ng standard ang pagiging kasambahay. Napapailing na segunda ng kasama nito. Subukan mo na lang, miss, baka palaring ka pa. Dagdag pa nitong agad niya namang sinang-ayunan. Huminga muna si Serena ng malalim bago tuloy ang pumasok sa malaking bahay. May isang babae pa siyang nakasalubong pagkapasok niya. Tatanungin niya pa sana ito ngunit hindi na niya naituloy dahil mukhang kagaya ng dalawang babae kanina ang sinapit nito. Wala mang kasiguraduhan ay kailangan niya pa rin magbaka sakali para sa ikagagaling ng kanyang ama. Hindi niya hahayaang mawala ang haligi ng kanilang tahanan. Kung kinakailangang isuko niyang pag-aaral, gagawin niya. Gumaling at matulungan niya lamang na gumaling ang ama. Nanlalamig ang mga kamay ni Serena nang magtungo sa entertainment area ng mansyon kung saan lumabas ang huling babae na sa tingin niya. Pamilyado na. May susunod pa ba? Pasigaw na tanong ng lalaking nasa loob. Bagaman matigas ang boses ng nagsasalita, naroroon naman ang arte. Kaya't nasisigurado niyang pusong babae ang nasa loob. Humugot muna siya ng hangin bago sumagot. Meron pa po. Saad niya tsaka siya pumasok. May tao pa ba sa labas bukod sa'yo? Taas ang isang kilay nitong tanong sa kanya. Wala na po, sir. Sagot niya Serena na ikinatikwas palalo ng kilay nito. Day, sa aura kong to tatawagin mo lang akong sir? Mukha ba akong lalaki sa paningin mo? Mataray nitong tanong na agad niyang inilingan. Sa sobrang kaba kasi niya, ay hindi niya na naisip na baka ma-offend ang binabaing nasa harapan niya kapag tinawag niya itong sir o nang kahit ano paman. Pasensya na po, madam. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho nito eh. Nasa ospital po ang itay ko at nangangailangan ako ng malaking halaga pang pa-opera. Masipag po ako at marunong sa lahat ng gawaing bahay. Masarap din po akong magluto. Pagmamalaki niya sa sarili. Ngunit hindi niya man lang ito nakitaan ng interes at pagkamangha sa sinabi niya. Bagkus ay nagtanong lang ito. May nobyo ka na ba? Kita ni Serena na disgusto sa mga mata ng kaharap. Hindi rin nakatakas sa mga mata ni Serena. Ang paggalaw ng mata nito na animoy, sinusuri ang kakayahan niya. O mas tamang sabihin na, sinisipat nito ang kabuuan niya. Wala, madam. Mabilis niyang tugon habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng kaharap. Hindi siya pwedeng ma-reject dito, kaya't determinado siyang tumitig sa mga mata ng binabae. Eh, experience sa lalaki? Tanong pa nitong muli na ikinakunot ng noon ni Serena dahil hindi niya maintindihan ang ipinupunto nitong karanasan niya. Sa anong bagay at aspeto ba? Popo, ano pong experience sa lalaki? Clueless niyang tanong. Umikot ang mata nito tsaka pinag-cross ang kamay. Birhen ka pa ba? Masungit nitong tanong nang nakataas ang isa nitong kilay. Opo. Nahihiya niyang sagot na ikinaningning ng mga mata nito. Lumapit pa ito sa kanya at masayang inabot ang palad niya. Parang nilipad ng hangin ang kamalditahan nito nang masagot niya ang tanong nito patungkol sa puring iniingatan niya. Pasok ka na, girl! Sa dami ng nag-apply, ikaw lang ang merong sariwang rosas. Go na! Pasok ka na sa main door dahil naghihintay na sa'yo si sir. Sumang-ayon ka lang sa lahat ng sasabihin niya at ora mismo, ibibigay niya ang karampatang bayad sa magiging serbisyo mo. Pumipilantik nitong sabi. Ipinagtulakan pa nito si Serena sa entrada ng mansyon. Galingin mong pagsagot kay sir, ha? Be a good girl para parehas tayong magkaroon ng pera. Sambit pa nito bago siya itinulak ng marahan
papasok sa loob ng mansyon. Nilingon niya saglit ang binabaing uminterview sa kanya sa pag-aakalang susunod to at sasamahan siya sa sinasabi nitong sir, ngunit mabilis din itong pumihit palayo. Napabugan na lamang si Serena ng hangin nang ilibot niya ang paningin sa malawak na receiving area. Black and white ang pintura at kulay ng ilang kagamitang nakadisplay. Maganda at malawak ang mansyon. Tipong kapag nagliwaliw ka, ay talagang maliligaw ka. Ngunit hindi niya magagawang mamangha ng husto sapagkat nag-aalala na siya ng husto sa kalagayan ng kanyang itay. Kabado man ngunit humakbang pa rin siyang pasulong. Nagpalingaling nga hanggang sa maagaw ang atensyon niya ng lalaking nakatalikod habang nakatanaw sa labas ng salaming bintana ng receiving area. Tumikhim si Serena upang makuha niya ang atensyon ng lalaki. Ngunit hindi man lang to natinag. Ni hindi ito lumingon kaya't muli siyang tumikhim. Magandang gabi po. Pinapasok po ako dito nung nag-i-interview sa entertainment area eh. Ako po yung magiging bago niyong katulong. Nagkakandautal niyang pukaw sa nakatalikod na lalaking pwede nang isalang sa NBA dahil sa sobrang tangkad nito. Doon na ito pumihit paharap. Nahigit bigla ni Serena ang sariling hininga nang magtagpo ang kanilang mga mata. Kay kapal ng kilay nito at kay haba ng pilik mata. Merong matangos na ilong at magandang hulma ng labi. Para itong Diyos ng Griego sa sobrang gwapo. Wala kang makikita ni katiting na kapintasan sa perpektong mukha nito. Ngunit sa likod ng halos perpekto nitong wangis, tila ba nagtatago ang masama nitong pagkatao. Ang presensya nito'y nakakapanginig. Mukhang hindi lamang isang bilyonaryo ang lalaki. Mukhang may iba pa sa pagkatao nito na kapag nalaman mo, talagang panginginigan mo ng kalamnan. Katulong? Nagbibiro ka ba? Hindi kita magiging katulong. Saan ka nakakita ng trabahong maglilinis lamang ng bahay pero 50 milang sahod? Malamig at walang kabuhay-buhay nitong sabi. Hindi pagiging katulong ang magiging silbi mo sa mansyong to. Magiging aliping kita sa ibabaw mismo ng kama ko. Hindi lamang yon. Bibigyan mo rin ako ng anak. At sa oras na iluwal mong anak ko, malaya ka nang makaalis sa mansyong to kasamang malaking halaga ng pera. 5 million will be yours in full once the deal is over. Walang pakundangang salaysay nitong ikinalaglag ng pangan ni Serena. Mukhang mali po yata ako nang intindi. Ang nakapaskil po sa labas ay looking for maid at hindi pagiging alipin sa ibabaw ng kama ninyo. At mas lalo pong hindi ang pagiging inahin. Naputol sa hangin ang iba niyang sasabihin nang itaas nito ang kamay. Tsaka binuka ang malapad nitong palad na pumantay sa mukha nito. I don't need your opinion and also your understanding, young lady. What I need is a slave and a son. And if you can't give me that, then you can leave my mansion. Bagot nitong sabi. Naikuyong ni Serena ang kamao sapagkat hindi niya maaaring pakawala ng oportunidad na ito. Hindi niya kayang hagilapin ng 50 mil, lalong-lalo na ang 5 milyon na sinasabi ng lalaki. Kailangan-kailangan niyang malaking halaga ng pera, kaya't buo ang loob niyang sinalubong ang abuhin at walang buhay na mga mata ng lalaki. Papayag ako sa lahat ng gusto niyo, sir. Ngunit sa isang kondisyon, tuso niyang sabi. Seryosong tingin naman ang ipinukol nito sa kanya matapos maupo sa couch. Pinagcross nito ang mahabang binti tsaka isinayan niya sang kamay na ituloy niya ang kondisyong nais niya. Marahas na hangin ang pinakawala ni Serena habang mahigpit ang kapit niya sa laylayan ng kanyang uniforme. Kailangan kong makuhang pera ngayon din mismo, kalahating milyon at magiging alipin mo ako. Buo ang loob niyang sabi. Nakagat ni Serena ang ibabang labi nang dalhin ng lalaki ang kamay nito sa mapupula nitong labi. Tsaka iyon nilaro. Napaiwas siya ng tingin ang hagurin siya nito nang mapanuring tingin. Kinilabutan siya sa ginawang yun ng lalaki. Do you need it in cash? Barito nung tanong nito. Oo. Desperada niyang sagot. Tumayo ang lalaki at kinuha ang teleponong nasa tabi. May sinabi ito sa kabilang linya na hindi ni Serena maintindihan dahil ibang lengguahe. Hindi nakatakataka dahil mukhang may halong ibang lahi ang lalaki. Ibinaba nito ang telepono matapos makipagpalitan ng salita sa kausap. Sinenyasan siya nitong lumapit nang kunin nito sa ibabaw ng lamesa ang isang papel at saka yun iniabot sa kanya.
Nilinis niyang biglang lalamunan ng dahan-dahan siyang humakbang palapit sa lalaki. Hindi siya tumingala pa para salubungin ang tingin nito, sapagkat abot-abot na ang kabang nararamdaman niya. Tinanggap ni Serena ang papel na bigay ng lalaki, tsaka niya binasa ang nilalaman ng kontrata sa pagitan nilang dalawa. Kaya ko bang ipamigay at iwanan ang magiging anak ko oras na mailuwal ko na siya dito sa mundo? Walang boses na tanong niya sa sarili. Sign that, so you can get the $500,000 you need. Tomorrow at this time, I will wait for you here. You read in the contract that you cannot leave the mansion once you agree to the agreement. The moment you run off and run with my money, I'll make sure you're rot in prison. Even if you hide, he will be found. And I will still find you. I am Caspian Falcon, and nothing is impossible. And even more difficult work for me. Mapagbantang saad nito. Napalunok si Serena. May bahagi sa utak niya na nagsasabing mag-back out at lisanin ang lugar. Ngunit hindi niya magawa dahil isinaaalang-alang niya ang magiging kaligtasan ng amang nagmamahal at nagbigay ng pamilya sa kanya. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang ballpen. Ipinatong niya sa lamesa ang papel at sa muli ay pinasadahan yun ang tingin. 2 minuto niyang inulit-ulit na basahin ang nakatala doon bago tuluyang pumirma. Huminga-hinga pa si Serena bago yun inabot kay Caspian. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaki, dala ng matinding nerbiyos. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig. Iniisip niya pa lang na isusuko niyang sarili at magluluwal ng sanggol, ay pinanghihinaan siya ng loob. Kung sana, may iba pang paraan na hindi talaga siya papasok sa ganitong sitwasyon. You can go out. My right-hand Leo is waiting for you. He will also take you to the hospital. I need to make sure that you're telling the truth. I need to know where I can pick you up if you would not fulfill the agreement. Saad nito? Biglang nilamig si Serena nang muling magsalita ang lalaki. Tumango na lamang siya at tulirong tumalikod. Paulit-ulit niyang ipinunas ang kamay sa paldang suot dahil sa pamamawis na yon ng malamig. Paglabas niya, isang malaki at matangkad na lalaki ang sumalubong sa kanya. Napalunok siyang muli dahil mukha itong hindi gagawa ng mabuti. Tadtad kasi ng tatu ang katawan nito at meron pang nakasukbit na baril sa harapan na para bang sinadyang doon ilagay upang matakot siya at hindi makagawa ng pagkakamali. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Serena nang magsalita ang lalaki. Kay laki ng boses nito, lihim na lamang siyang nagdasal na sana hindi siya gawa ng masama ng lalaking kaharap niya sa mga sandaling ito. Ano ba naman tong pinasok mo, Serena? Nangihinang tanong niya sa sarili. Bigla na lang napaigtad si Serena nang kunin ng lalaki ang palad niya at pabagsak dong inilagay ang desobre na pera. Kalahating milyon, katulad ng sinabi mo kay Mr. Falcon. Sambit nito. Salamat, nagganda utal niyang sabi. That's not free, so don't be thankful. Pasinghal nitong wika na ikinaigtad niyang muli. Nakakatakot, parang gusto niya nalang punitin yung kontrata at magbaka sakali pang muli sa mas maayos at ligtas na paraan. Alam ko po, mangiyak-ngiyak niyang sagot. Matalim na tingin lamang ang kanyang natanggap bago ito pumasok sa itim na sasakyang magdadala sa kanya sa ospital. Sumunod na rin naman siya at pagkasakay ay ipinikit niya ang kanyang mga mata nang umandar na ang limusin. Taimtim siyang nagdadasal na sana maging maayos ang lahat. Sana makayanan niyang pinasok na ito. Sa pagmulat niya, nasa tapat na sila ng ospital. Ganitong oras bukas ay susunduin kita. Saad nito tsaka pinasibat ang sasakyan. Napabugan na lamang ng hangin si Serena bago pumihit papasok sa loob ng ospital. Dire-diretso lamang siya hanggang sa marating niya ang counter ng ospital. Saktong naroroon ang doctor in charge kay Mang Serio. Kaya agad siya ritong nagsabi na gawin na nito ang kailangan gawin, gumaling lamang ang kanyang ama. Tumango naman kagad ang doktor tsaka nakipagkamay. Matapos niyang magbigay ng bayad sa magiging operasyon ay tinahak niya ng daan patungo sa silid kung saan naroroon ang inay at itay niya. Kailangan niyang magmadali dahil maya-maya lamang ay kukunin na ng doktor si Mang Serio upang dalhin sa silid kung saan isa sa gawang operasyon. Sa pagpasok niya sa silid ay bumungad agad sa kanyang inay niya na tahimik na humihikbi habang hawak ang palad ng asawa. Nay,
tawag pansin niya sa ina. Lumingon sa kanyang ina at agad na tumayo. Kitang-kita ang mugtong mga mata. Nakagat niyang ibabang labi sapagat hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito ang nagawa niyang desisyon. Nay, meron na po akong nahanap na trabaho at binigyan po ako ng magiging amo ko ng karampatang tulong kapalit ng paninilbihan ko sa kanila. Pikit matang salaysay niya nang huminto sa harapan niyang ina. Ngayon pa lang ay nakokonsensya na siya. Dahil sa kauna-unahang paggawa ng kwento na napakalayo sa totoong pangyayari. Hihinto ka sa pag-aaral? Ramdam niya ang pagtutul sa tono ng ina. Kaya't minulat niya ang mga mata at dahan-dahang tumango. Hindi! Hindi maaaring huminto ka sa pag-aaral mo! Ako ang gagawa ng paraan para sa pampa-opera ng itay mo! Pinutol niya ang sasabihin ng ina sa pamamagitan ng mahigpit na yakap. Nakapagbayad na po ako, Nay! At maya-maya lang po papasok na rito ang mga nurse at doktor para mailipat na sa itay sa operating room. Isang taon lang naman po, Nay. Hayaan niyo na pong gawin ko ito. Wala na pong ibang paraan eh. I'm sorry po kung kailangan ko itong gawin. Hindi ko lang po talaga kakayaning mawala sa atin sa itay. Mas lalong hindi ko po kakayaning malungkot kayo. Maintindihan niyo po sana, Nay. Pilit niyang pagpapaunawa sa ina. Bumagsak ang luhang namuos sa mga mata ni Serena. Kumalas ng yakap sa kanyang ina at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig ng ginang. Pinagmamasdan lamang nito ang anak habang patuloy ang pagdaloy ng luha sa nangungulunot nitong pisngi. Tuloy ang isinagawa ang operasyon sa ama ni Serena. Nailipat na rin to sa ICU matapos ang matagumpay na operasyon. Malapit nang dumating ang oras. Natatakot man ang dalaga ngunit kailangan niyang bayaran ang sariling katawan ng perang pinambayad niya sa ospital. Kailangan ko na pong umalis, Nay. Yung tirang pera kayo na pong bahala. Magiging stay-in ako doon pero sisikapin ko pong makauwi. Pasensya na po kayo sa desisyong hindi ko man lang kayo isinama. Higit sa ano paman, kayo po ang pinaka-importante at pinakamahalaga sa akin. Mahal ko po kayo, Inay. Kayo na po munang bahala dito. Sinikap niyang pigilan ang pagtuloy ng mga luhang gustong-gusto nang kumawala sa kanyang mga mata. Kailangan niyang maging matatag nang sa ganon, hindi na sa kanya mag-alala pa ng husto ang ina. Pakiramdam ko'y wala akong kwenta, ni wala akong nagawa. Kung sana may iba pang paraan, hindi sana mahihinto ang pangarap mo. Pasensya ka na anak ha. Pangakong sa susunod na taon ay magtatapos ka na. Sisikapin natin. Ayoko man sanang payagan kay wala naman akong magagawa. Lalo't malaking perang ibinigay sa'yo ng amo mo. Hiling ko lang anak na sana ingatan at huwag mong papapayaan ang sarili mo. Isama mong Diyos sa mga lakad mo. Mag-iingat ka, Serena, anak ko. Madamdaming wika ng kanyang ina na tuluyang nakapagpabagsak sa luhang kanyang pinipigilan. Kay sakit sa dibdib ng mga kasinungalingang inilahad niya. Sa tanang buhay niya. Ngayon lamang siya naglihim at nagsinungaling sa magulang na umaruga at nagmahal sa kanya. Wala ni isang salitang niyakap ni Serena ang tumatangis na ina. Kapwa silang lumuluha. Sinipat niya ang oras sa kanyang suot na relos. Isang oras na lang. Kailangan niya ng magmadali. Ayaw pa mang bitawan ni Serena ang inay, hindi naman maaari. Kumalas siya rito at pinawi ang luhang bumasa sa nangungulubot na nitong pisngi. Isang matamis na ngiti ang kanyang iginawad bago ito hagkan sa noo. Aalis na po ako. Iingatan niyo pong sarili niyo. Kayo po ni itay. Palaging unahing isipin ang kalusugan. Huwag po masyadong magpapagod. Ako na po muna ang bahala. Sa ngayon, paalam na po muna. Mahal ko kayo, inay. May ngiti sa labing anya sa ina. Tumango ito at ngumiti. Mag-iingat ka, anak. Pahabol pa ng ina niya sa kanya na tinugunan naman ni Serena ng isang purong ngiti. Kumaway siya sa ina bago pumihit hanggang sa tuluyan na siyang makalayo. Nasapo niya ang dibdib nang makalabas ng ospital. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang mga magulang ko. Kayo na po munang bahala sa kanila hanggat hindi pa po natatapos ang kasunduan. Sa pagitan namin ang lalaking yun. Taimtim niyang usal bago minadali ang pag-uwi. Pagka-uwi ay kaagad niyang isinilid ang iilang gamit sa bag na katamtaman lamang ang laki. Mabilis ang bawat kilos niya
kaya't kaagad niyang natapos ang ginagawa. Bago lisanin ang kanilang bahay, ay siniguro niyang pagkakasarado ng walang ibang makapasok. Pagbalik sa ospital kung saan siya susunduin ang tauhan ni Caspian, ay nagulat siya nang maratnan sa waiting shed ang kanang kamay ng lalaking bumili sa puri niya. Lumagpas ka ng 5 minuto sa usapan. Madiin itong sabi. Nakasandal to sa pintuan ng kotse habang humihit-hit ng tabako. Pasensya na po. Matamlay niyang hingi ng paumanhin. Humit-hit pa muna ang lalaki bago tuluyang itinapon ng tabako na nakakalahati pa lamang nito. Sinipat nito ang oras sa suot na relos at walang pasabing pumasok na ng sasakyan. Sumunod naman kagad si Serena. Animoy nakikipagkarera ang puso ni Serena nang tuluyan nilang narating ang malaking bahay. Muling nanlamig ang palad niya nang humakbang na silang papasok. Merong sumalubong kay Serena na babaeng naka-uniforme na pangkatulong at iginiya siya patungo sa isang silid na nasa unang palapag lamang ng mansyon. Maligo na po muna kayo ma'am, meron na pong damit na nasa ibabaw ng kama ninyo at iyon po ang isusuot ninyo. Pagkatapos po ninyo ay magpatong kayo ng roba sa katawan dahil iyahatid ko po kayo sa silid ni Mr. Falcon. Siya nga po pala, ako pala si Vivi at ako pong magiging katulong nyo rito. Lahat ng kailangan nyo ay sa akin nyo po hihingiin. Magalang na sambit ng babaeng nagpakilalang Vivi na hindi man ni Serena nakitaan ng kahit na anong emosyon. Bagaman magalang ay napakaseryoso at walang kabuhay-buhay. Sige, tangi niyang nasabi. Tumango naman si Vivi at saka siya nito pinapasok sa silid. Inilibot niya kagad ang paningin sa kabuuan ng malawak na silid. Maganda ang kwartong inaapakan niya ngunit hindi niya magawang purihin dahil sa panghihina. Magiging alipin na siya. Ilang oras na lamang, mawawala na sa kanya ang iniingatang dangal. Humakbang siya hanggang sa marating ang malawak na kama kung saan nakapatong ang manipis na telang ipangtatakip niya sa berhen niyang katawan. Marahas na hangin ang muli niyang pinakawalan nang pumasok siya ng banyo. Masyadong high-tech ang shower room, ngunit hindi naman siya mangmang para hindi yun magamit ng maayos. Sa kalagitnaan ng kanyang pagligo, ay naramdaman niya na lang ang mainit na likidong sumasabay sa agos ng tubig na nagmumula naman sa kanyang mga mata. Wala sa sariling napatitig siya sa salaming pader. Hinaplos niya ang refleksyon sa salamin. Mapait siyang ngumiti kasabay ng sunod-sunod niyang pag-iling. Kailangan mo tong kayanin, Serena. Para to sa pamilya mo. Kulang pa to sa paghihirap na ginawa nila mataguyod ka lamang. Anya sa sarili. Ilang minuto niyang tinitigan ang sarili sa salamin bago niya tuluyang tinapos ang pagligo. May blower sa gilid ng vanity mirror. Kaya kinuha niya na yon upang mapatayo ang basang-basa niyang buhok. Napakalambot at napakabango sa buhok ng shampoo at ng conditioner na kanyang ginamit. Maging ang shower gel ay dikit na dikit ang amoy sa kanyang katawan. Natuyo niya na ang buhok kaya't binalingan niya na ang lingerie. Pagbuga na lang talaga ng hangin ang tangi niyang magagawa. Kinuha niya na ang manipis na telang ipangtatakip sa sariling katawan at dahan-dahan yung isinuot. Agad niya ring ipinatong ang roba. Huminga siyang muli ng malalim bago lumabas ng silid. Halipo kayo sa silid ni Mr. Falcon. Gayak sa kanya ni Vivi. Tahimik na lamang siyang sumunod. Napatingin pa siya sa main door kung saan merong nakatayong 4 na naglalakihang lalaki. Napawang may mga nakasukbit na dekalibreng baril sa kanika nilang itim na pantalong suot. Mukhang hindi nga talaga basta-basta ang lalaking pagsisilbihan ng pobre niyang katawan. Hanggang dito na lamang po kita maihahatid. Dahil bawal na bawal po ang mga katulad kong taga-silbi na umapak sa pugad ng mabangis na leon. Makahulugang sambit ni Vivi na ikinakabang lalo ni Serena. Tango ang tangi niyang tugon sa sinabing yun ng dalagang kasambahay. Hindi niya na halos mabilang kung ilang beses siyang humugot ng hangin bago niya pihitin ang pinto. Nilingon niya si Vivi ngunit wala na agad ito. Pakiramdam niya, binuhusan siya ng nanlalamig na tubig na sumalubong sa kanyang madilim na silid. Meron namang lampshade ngunit naroroon lamang sa kamang kakasya na yata ang 5 o 6 na tao sa sobrang lawak. Don't just stand there. Come closer. Barito nung tinig na nagmumula sa couch na katabi ng kama.
Ang tono nito ay mapagmando, kaya't kabado man ay unti-unti siyang lumapit. Take off your clothes, then lay on my bed. Maotoridad na mando ni Caspian nang huminto si Serena sa harapan niya. Meron siyang hawak na kupita ng salubungin ng dalaga, ang nanlalamlam niyang mga mata. Napalunok ang dalaga, kasabay ng pagsunod niya sa utos ng lalaki. Nangangatal siya. Gusto niyang maiyak nang bumagsak sa sahig ang telang tumatakip sa pobre niyang katawan. Lay! Paos ang boses na mandong muli ni Caspian matapos niyang lagukin ang natitirang alak sa kupitang hawak. Sunod-sunod ang naging paglunok ni Serena nang sundin niya ang nais ni Caspian. Dahan-dahan siyang humiga at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Nakagat niya ang ibabang labi nang maramdaman ang paglundo ng malambot na kutsyon. Sumampa na si Caspian sa kama. Napaigdad siya nang pumaibabaw na ang lalaki sa kanya. Open your eyes. Hindi ko gustong nagmumukhang rapist. Masungit niyang mando na otomatiko namang sinunod ng dalaga. Unti-unting tinatanggal ni Caspian ang suot na nagpakaba ng husto kay Serena. Pagsinghap na lamang ang nagawa ng dalaga nang isunod ni Caspian ang manipis na telang tumatakip sa katawan niya. Napaiwas siya nang mawala ang mga telang tumatakip sa kanilang kasalanan. Look at me. Paos na utos ni Caspian ngunit hindi siya sinunod ng dalaga. Nanatili itong nakapikit. I don't repeat my command. Madiin niyang sabi na nagpatindig sa balahibo ng dalaga. Dala ng takot kaya naging masunuri ng kinakabahang dalaga. Sa pagsunod ni Serena sa utos ni Caspian ay bumungad sa kanya ang perpektong hulman nito. Wala siyang makita ni katiting na kapintasan, maging sa katawan nitong bitak-bitak. Yumuko si Caspian. Follow my lead. I want you to enjoy our night. If it hurts, scream. Hurt me if necessary. Nang makaganti ka sa pagwasa ko sa'yo. Just please don't curse me. Animoy maamong tupa na saad ni Caspian bago sakupin ang mapupulang labi ni Serena. Maingat ang naging pagkuha ni Caspian sa dalaga. Malayong malayo sa iniisip ni Serena. Kaya't kahit papano'y naibsan ang takot na nararamdaman niya para sa lalaki. Malalim na ang gabi ng tantanan ni Caspian si Serena. Siniguro niyang sa unang gabi pa lamang nila, meron na silang mabubuo. Kinabukasan ay nagising si Serena na masakit ang buong katawan. Partikular, ang perlas ng silangan na inangkin ni Caspian. Inilibot niyang tingin sa kabuuan ng malawak na silid. Wala na ang lalaki na ikinahinga niya ng maluwag. Concerned na ba siya sa lagay na yan? Kaya may pain reliever dito? Naitanong niya sa sarili nang makita ang tubig at gamot sa ibabaw ng lamesa na katabi ng kama. Meron na ring pagkain bukod pa ron ay merong sticky note na sinasabihan siyang kumain nang makabawi siya ng lakas. Masakit man ang buong katawan ay sinikap ni Serena na bumangon dahil kagabi pang kumakalam ang tiyan niya. Inubos niyang pagkain pagkatapos sa ininumang gamot. Matapos yun ay minabuti niyang matulog dahil hindi pa niya kayang kumilos ng kumilos. Papikit pa lang sana si Serena nang makarinig siya ng yabag. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata nang lumundo ang kama. Aalis ako, kaya't maging mabait ka habang wala ko. Ayoko nang malalamang tumutulong ka pa sa mga kasambahay dahil hindi naman yun ang trabaho mo rito. Maraming bagay ang pwede mong paglibangan dito sa loob. Sa labas lamang kita pagbabawalan at sa pagtulong sa mga katulong. Yun lamang ang hindi mo pwedeng gawin. Pinakahuling bawal ay ang pagbabalak mo na makaalis dito. Saad ni Caspian pagkatapos ay tumayo na siya at walang paalam na lumabas. Para namang makakaalis ako dito ng ligtas sa dami ba naman ng alalay mo? Hiyaw ng kanyang isipan. Napabuntong hininga na lamang siya bago ituloy ang naudot niyang pag-idlip. How is she? Isn't she doing anything wrong? Tanong ni Caspian na ang tinutukoy ay ang inangking dalaga sa tauhang kadarating lamang sa basement na pinaglalagakan nila ng mga iligal nilang negosyo. Dalawang linggo na rin magmula nang mangyari ang mainit na tagpo sa kanilang dalawa ng aliping si Serena. At sa dalawang linggong yon ay naglaho na ang plano niyang magkaroon ng supling dahil wala na sa mundo ang amang nagnanais ng apo sa kanya bago nito ipasa sa pangalan ng pagiging pinuno ng kanilang korporasyon. Tuluyan ang naipasa sa kanyang pangalan ng pagiging chairman ng Falcon Corporation
matapos ang libing ng dating chairman. Malaki ang sakop ng kanilang kumpanya at bilyones kada araw ang natatanggap niya. Ngunit hindi pa rin yun sapat para sa kanya, kaya niya pinasok ang illegal na negosyo. Marami siyang katransaksyon at ngayon na ang huling araw ng pakikipagpalitan nila ng mga dekalibreng baril at patalim sa iba't ibang lahi na kagaya niya. Miyembro rin ng korporasyong gumagawa ng mali para sa bilyones. Kagaya pa rin po ng dati, boss. Tahimik pa rin, ngunit wala namang ginagawang ikakagalit nyo. Sagot nitong ikinatangu niya. Binalingan niya si Leo at sinenya sa nitong lumapit. Kamusta yung pinapagawa ko sa'yo? Seryosong tanong niya rito. Okay na, boss. Nagawa ko na ng maayos. Sagot nito. Tumangu siya at sinenya sa ng mga tauhang maging alerto. Dahil kagaya niya, tuso rin ng katransaksyon na si Mr. Alvarez. Isang half Filipino at half Italian. Nagsitayuan ng tuwid at naging alerto ang mga tauhan ni Caspian nang tuluyang dumating ang mga hinihintay na tao. Kagaya nila'y armado rin ang mga ito. Seryoso at prente lamang si Caspian nang bumaba ng sasakyan ng lalaking katransaksyon. E pasato molto tempo. Sige. Falcon. Kumei. Chul novo Ducatolo. Sayin chita. May ngisi sa labing bungad ni Mr. Alvarez sa kanya na makalapit na ito. Alam kasi nitong pagnanais niyang magkaroon ng anak sa uupahang babae para mapasa sa kanyang ninanais na kumpanya ng ama. Isa si Mr. Alvarez sa board of directors, kaya wala siyang maililihim dito pagdating sa sariling kumpanya. I didn't know that you're interested in my life now. Walang kaimu-emosyong anya rito. Nagkibit-balikat lamang ang lalaki. Ngunit naroroon pa rin ang ngisi sa labi nito. I'm just wondering. Makuhulugang ani pa nito bago balingan ang mga kahang pinaglalagyan ng iba't ibang klase ng armas. Inutusan ni Caspian ng tauhang si Leo na buksan ang mga kaha ng barel. Ganon din ang ginawa ni Mr. Alvarez. Pinabuksan rin ito ang limang attache case. Sinenyas ang muli ni Caspian ang kanang kamay na buklati ng pera. Kailangan nilang makasiguro, lalo at tuso ang kanilang kaharap. You really don't disappoint me, Mr. Falcon. Same as before. Dekalibres. And can really kill a person with just one bullet. I like it so much that I won't complain about the cost of what you want in return. Anitong halata ang pagkamangha sa mga sinisiyasat na baril at patalim. Ito na mismong nagamot ng isang kaha ng pera na naglalaman ng 5 milyon. Sa transaksyon na lang ito ng panghuli, ay umabot ng 50 milyones ang halaga ng pera na nakuha nila. Hindi na rin masama. I don't disappoint my transactors. I match their wants so they can match the amount of money I want. So that's what we entrepreneurs are called. Sagot niya na sinang-ayuna naman ito. Till next time, we have to say goodbye now, Mr. Falcon. Because we still have to pay the people who are due at the airport. Anito. Tangu lamang naging sagot niya. Nagkamayan sila bago nila sinenyasan ng mga tauhang umalis at maghanda. Sa mansyon na bang diretsyo natin, boss? Tanong ni Leo. Sa muli, ay tangu lamang itinugon niya. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng mayordoma. Kapag ganitong maganda ang resulta ng kanilang transaksyon, ay pinapaunlakan niya ang mga tauhan sa sariling mansyon at doon ay nagsasalo-salo sila. Ngunit bago umalis, ay binahagian niya ang mga tauhan ng perang kapalit ng kanilang mga ibinenta. Fiesta na naman! Bulalas ng isang tauhan ni Caspian nang marating nila ang dining area na punong-puno ng iba't ibang klase at putahe ng pagkain. Nangunot ang noon ni Caspian dahil isa sa mga naghanda ng pagkain ay ang alipin niya. Hindi niya rito sinabi na gumawa at tumulong dahil ang tanging trabaho lamang nito sa kanya ay ang paligayahin ng nanlalamig niyang gabi. You broke my rule! Dumagundong ang boses niya, kaya't natahimik ang lahat. Matalim ang tinging ipinukol niya sa dalagang meron pang apron. Remove that shit! Then go to my room! Maotoridad na utos niya rito sa madiing tinig. I'm sorry, wala lang po kasi akong magawa kaya tumulong na ako. Halos maluha si Serena dahil sa sobrang takot. Leave the dining area! Anitong mabilis na sinunod ni Serena. Pumatak ang luha niya nang makalabas doon. Nandiliit siya sa sarili niya. At the same time ay natatakot
dahil nagmukha na namang mabangis na leon ang lalaki. Kaya mo to, Serena. Sumunod ka na lang sa kanya nang sa ganun. Makita mong muling pamilya mo. Pagpapalakas niya sa sarili matapos marating ang inuukupang si Lid. Sa totoo lang ay nagugutom na siya. Pagod rin siya dahil sa pagtulong sa mga katulong kahit na pinipigilan siya ng mga ito. Marahas na hangin ang pinakawala ni Serena bago pumasok ng banyo. Kinuskus niya ng maigi ang katawan. Isinuot niya na rin ang nakakapangakit na damit na kailangan niya palaging isuot sa tuwing nasa mansyon ng lalaki. Blinower niya ang buhok at naupo sa gilid ng kama. Malapit nang kumalat ang dilim. Paglunok ng laway ang kanyang ginawa. Sa ganoong paraan ay maiibsan kahit papano ang gutom niya. Nagsisituloy siyang kaunti lamang ang kinain kaninang tanghali. Tumambol ang malakas na puso ni Serena nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Isang galit na kaspyan na ngayon ay nasa kanyang harapan. "You disobeyed me." Anas nito. "Pasensya na." Sinisikap niyang hindi mautal. Ayaw niyang makita nito ang takot na nararamdaman niya. Kailangan niya maging kampante ito sa kanya. Tumayo siya at ipinatong ang kamay sa matigas nitong dibdib. Hindi na maulit. Malamyos ang boses niyang pangako rito. Hindi nakatakas sa mga mata niya ang ginawa nitong paglunok. Apektado to sa ginagawa niya, kaya't ipinagpatuloy niya ang plano. Idinikit niya ang sarili rito na ikinalunok nitong muli. Binasapan nito ang labi. "Caspian," tawag niya sa pangalan nito. Nagdiwang ang kalooban niya dahil sa ginawa nitong pagpikit. Halatang nadadala at nagugustuhan nito ang kanyang ginagawa. Nilinis niya ang lalamunan at mas sinatagan pa ang sarili. Inilapit niya ang labi sa liig nito at dinampi-dampian yon. Gumalaw muli ang Adam's apple nito. Tumingkayad siya upang maabot ang mapupulan nitong labi. Pumulupot naman agad ang kamay nito sa bewang niya. Maya-maya pa ay naging malikot na ito. At ito na mismong nagdala sa kanya sa ibabaw ng kama. Naging mainit muli ang gabi sa pagitan nilang dalawa. Matapos ang mainit na tagpo, ay nakatulog si Caspian. Pagod ito at mas nadagdagan pa yon ang dahil sa ginawa nila ni Serena. Dahan-dahang umalis sa ibabaw ng kamang dalaga. Hindi niya na kayang pigilan ng gutom. Nagtungo siya sa wardrobe nang makaalis sa ibabaw ng kama at nagsuot ng pajama at jacket upang takpan ang mga pulang marka na iniwan na naman ng lalaki sa iba't ibang parte ng katawan niya. "Anong ginagawa mo? Plano mo bang tumakas?" Anang bruskong tinig na nagmumula sa likod ni Serena. Hindi niya ito kailangang lingunin dahil kilala niya na ang boses ng kanang kamay ng pinaligayang lalaki kanina. "Kakain lang ako. Hindi pa ako kumakain ng hapunan. Hindi niyo naman siguro nanaising mamatay sa gutom ang alipin ng boss niyo." Mahinang sambit niya na sakto lang para umabot sa tenga ni Leo. "Siguraduhin mo lang na wala kang gagawing ikakagalit ni boss. Paalala lang babae, halimaw magalit si boss. Kaya maging masunurin ka." Nagbabanta ang tono nito. "Kakain nga lang ako." Yun lang at nagpatuloy na siya. Kumuha siya ng pinggan at pinunuyo ng pagkain. Nagpapasalamat siyang tinirhan pa rin siya ng pagkain kahit na nakita ng lahat ang galit ng boss ng mga ito sa ginawa niya kanina. Nang matapos siyang kumain ay hinugasan niya ng pinagkainan niya. Nagulat pa siya ng paglabas niya ng dining dahil nasa labas ang kanang kamay ni Caspian at matamang nagbabantay sa kanya. "Hindi ako tatakas." Paniniguro niya rito. "Hindi natin sigurado." Seryosong saad nito, hindi niya na lamang pinansin yon. Umakyat na siya at hinubad ang pajama at jacket. Tsaka isinuot ang hinubad ni Caspian na lingerie kanina. Nang maisuot, ay maingat siya ritong tumabi. Isa yun sa trabaho niya, ang maging kayakap at katabi nito, matapos ang mainit nilang tagpo. "Para kang anghel kapag natutulog. Sana palagi ka nilang tulog para hindi ka na magsusungit pa sa akin." Mahinang sambit niya habang nakatitig sa payapa nitong mukha. Napabuga siya ng hangin nang yumakap to sa kanya. Idinantay pa nito ang binti sa kanya. "Kayo na pong bahala. Tulungan niyo po sana akong makasurvive." Pagdadasal niya bago ipikit ang mga mata. Kinaumagahan ay naalimpungatan si Serena dahil sa mainit na haplos sa kanya ng binata. Ramdam niya ang lamig na dulot ng aircon,
Ngunit nababaliwala yon dahil sa masuyon itong pagdama sa katawan niya. Kinubabawan na siya nito at nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay agad nitong sinakop ang kanyang labi. Wala na siyang saplot at ganun din ito. Sa muli ay nagpaubaya siya. Alas 8 na rin ang tantanan siya nito. You have become a meek sheep. Do you need anything kaya ka nagiging masunurin sa lahat ng gusto't pinapagawa ko? Malakas ang pandama niya, kaya niya yun na itanong sa dalaga. Ngunit kahit nabatid niyang merong dahilan ng dalaga sa pagiging mabait nito'y natutuwa pa rin ang lihim ang kalooban niya. Napabuntong hininga naman si Serena bago pulutin ang mga damit sa sahig. Walang dahilan para magsinungaling siya rito. Sa totoo lang ay ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko sa iyo. Dahil sa nais ko na payagan mo kong dalawin ang mga magulang ko. Namimiss ko na sila eh. Nag-aalala na rin ako at gusto kong malaman kung kamusta na ba si Itay. Matapat niyang pag-amin rito. Maayos sila. Magaling na rin ang tatay mo. Meron silang maayos na tirahan. At nasisiguro ko sa iyo na kahit na isa o dalawang taon pa sila sa bahay na pinagdalhan ko sa kanila, hindi sila magugutom. May personal nurse akong pinadala kaya hindi mo kailangang mag-alala pa sa kanila. Gusto kong ako na munang isipin mo. Gampanan mo ng maayos ang kontrata sa pagitan nating dalawa, Serena. Sagot ni Caspian. Napabugan ng hangin si Serena. Dahil pakiramdam niya, nagiging malambot lamang sa kanyang lalaki kapag nagkasalo ang kanilang mga katawan. Bagaman nagulat ay nagpasalamat pa rin siya dito. Meron ka pa rin busilak na puso, hindi lang masyadong halata. Anyang ikinasalubong ng kilay nito. I'm just paying your performance. Giit nito at walang paalam siyang iniwan sa silid na yon. Napailing na lamang siya. Hindi na muna siya lumabas dahil hindi pa naman siya nagugutom. Nagtungo na lamang siya sa veranda at pinagmasdan ng maliwalas na kalangitan. Napangiti siya dahil sa likod ng matigas na pader ay nagtatago ang malambot at matulungang si Caspian. Alam niyang meron itong tinatagong kabutihan sa puso. Ramdam niya yon. Ma'am Serena, dinalhan ko po kayo ng agahan. Huwag na raw po kayong bumaba. Pasensya na po pero bilon po iyon ni Boss. Dadalhan na lang daw po kita ng pagkain hanggang hapunan. Pukaw atensyon ni Vivi nang makapasok sa silid ng pinagsisilbihang dalaga. Napabugan na lamang ng hangin si Serena bago pumihit paharap kay Vivi. Pilit siyang ngumiti nang lumapit rito. Salamat sa pagdala ng pagkain, Vivi. Sige na, bumaba ka na. Ako nang bahala dito. Pangakong hindi ako susuway sa boss natin. Puro ang ngiting ibinibigay niya rito. Tumango lamang ito sa kanya bago siya iniwan. Binalingan niya ang pagkain. Nagdasal muna siya bago yun kainin. Inubos niya dahil ayaw niyang magutom ulit. Matapos ng kumain ay niligpit niya na yon. Bumalik siyang muli sa veranda upang magbilad sa araw ng ilang minuto bago maligo. Nang makontento sa pagbibilad ay papasok na sana siya nang makuha ng pulang sasakyan ng atensyon niya. Bumabado ng malamodelo at sopistikadang babae. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nakaramdam siya ng lungkot sa dibdib. Lalo na nang bumalik si Vivi at ibinili na wag itong lalabas. Sino kayang babaeng yun? Nobya kaya siya ni Caspian? Hindi niya mapigil ang itanong sa sarili. Inalog niya na lamang ang ulo at pinas siya ng maligo. Matapos maligo, ay pinatuyo niya ang buhok at minabuting daanin sa tulog ang mga katanungang gumugulo sa kanyang isipan. Lumipas sa mga araw nang hindi man lang ni Serena nasisilayan ng lalaking sumasagi palagi sa isipan niya. Kahit napilit niya itong iniignora. Hindi niya mawari kung bakit siya nakakaramdam ng pag-aalala. Lalo't bago umalis si Caspian, ay narinig niya sa isa nitong tauhan na meron itong mabigat at delikadong desisyon. Ma'am Serena, bakit po hindi niyo ginalawang hinanda ko pong pagkain ninyo? Ayaw niyo po ba ng hinanda ko? Gusto niyo po ba'y palitan ko? Alalang tanong ni Vivi. Sa halos isang buwan kasi ni Serena sa mansyon ay nakuha na niya ang tiwala ng mailap na kasambahay. Hindi ko gusto ang amoy ng sinangag at niyang longganisa, Vivi. Para bang bumabaliktad ang sikmura ko. Mas gusto ko pang magkape. Pahingi na lang ako ng kape, Vivi. Nananamlay na saad ni Serena na nagpakunot sa noon ni Vivi. Hindi ho kaya buntis kayo kaya kayo nagiging maselan sa pagkain? Tanong nitong nagpabalikwas ng bangon kay Serena. Tama ka.
Bakit nga ba hindi yan sumagi sa isipan ko gayong sobra ng delayed ang buwan ng dalaw ko? Patulong naman ako, Vivio. Ibili mo ako ng pregnancy test nang malaman natin ang haka-haka nating ito. Anya, pwede ko po bang malaman kung anong gagawin mo oras na malaman mong dinadala mo nga ang anak ni Sir? Tanong ni Vivi. Hindi ko pa alam sa ngayon, Vivi eh. Bahala na. Sa pagbalik ni Caspene, tsaka ako masasagot ang tanong mong yan. Sa ngayon, pasuyo na lamang muna ako dahil hindi naman ako maaaring lumabas sa mansyong to. Saad niyang sinunod naman kagad ni Vivi. Diyos mio, buntis nga ako. Bulalas ni Serena matapos gamitin ang ipinabiling piti kay Vivi. Nahaplos niyang biglang manipis niyang tiyan. Magiging isa na siyang ina. Ngunit meron silang kasunduan ni Caspian. Hindi ka mawawala ng mama anak. Ipaglalabang kita anuman ang mangyari. Mahinang saan niya. Lumabas siya ng banyo at kagad sinabi kay Vivi naging resulta. Hiling ko na sana sa atin munang nalaman natin to, Vivi. Pakiusap niya ng abutin ng palad ng itinuturing na kaibigan sa kauna-unahang pagkakataon. Makakaasa ka. Pangako nito. Nagyakap sila bago ni Vivi sundin ang utos ni Serena na kape na siyang ipanglalaman sa kanyang tiyan. Sumapit ang gabi. Nakauwi na rin sa wakas si Caspian na kung dati ay palaging mabigat ang presensya. Ngunit ngayon tila ba naging maliwalas na. Nasa silid ko bang Ma'am Serena nyo? Tanong ni Caspian kay Vivi na ngayon ay hawak ang kape ni Serena. Para sa kanya ba yan? Tukoy ni Caspian sa kapeng hawak ni Vivi. Oo po sir. Iwas ang tingin na sagot ni Vivi. Ganun ba? O sige akin na, ako na magdadala. Kinuha niya ang tasa, tsaka tinahak ang daan patungo sa kanilang silid. Naiwan namang nagtataka si Vivi dahil sa naging kilos ng tahimik at malayelo nilang boss dati. Nagkaroon na kaya ng himala? Naisatinig ni Vivi. Marami ang nagbago sa nakalipas na mahigit isang linggo. At lahat yon ay dahil kay Serena na nagpabago sa pananaw ni Caspian. Dahil kay Serena, kaya niya binuwag ang binuong grupo. Tapos na siya sa pagbebenta ng mga ilegal na armas. Alam niya na ngayon ang nilalaman ng salitang kontento. Kaya't bukal sa loob niyang pinakawala ng mga tauhang nakasama sa loob ng mahigit isang dekada. Kasama ang kabayaran sa naging serbisyo at katapatan ng mga ito sa kanya. Oras na para gawin niyang makulay ang walang kabuhay-buhay niyang mundo. Batid niyang dinadala na ni Serena ang kanilang anak. Dahil sa dami ng CCTV sa loob at labas ng kanyang mansyon na siya mismong nagkabit. Abot ang sayang kanyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon ay tinamaan siya ng lintik na pag-ibig na sinasabi ng ilan. Unang kita pa lamang niya kay Serena. Nagkaroon na kagad ng impact sa kanya ang presensya ng dalaga. Mas lalo pang nadagdagan ng pagsaluhan nilang una at espesyal nilang gabi. Oras na para sa pagbabago. Nasa kanya na halos ang lahat ng karangyaan. Pamilya at pag-ibig na lamang ang tanging kulang. Kaya't ngayong tinutuldo kanya ng lahat ng balakid sa buhay niya, iisipin niya naman ang sarili, lalong-lalo na ang kanyang puso. Bago pa man si Caspian umuwi ay pinuntahan niya muna ang lokasyon ng mga magulang ni Serena. Sinabi niya sa mga ito ang lahat-lahat. Galit ang inaasahan niya sa mag-asawa. Ngunit pang-unawang ibinigay ng mga ito sa kanya. Natuwa siya kaya't ipinagtapat niya na rin ang namumuong damdamin para sa anak ng mga ito. Sinabi lamang ng mag-asawa na huwag niyang sasaktan ang damdamin ng anak. Hiniling din ng mag-asawa na sana makita ng mga ito ang pinakamamahal na anak. Bagay na sinang-ayunan niya kagad. Serena, malambing ang tono ng boses niya nang tawagin ng dalagang nakaupo sa gilid ng kama. Lumapit siya rito. Pagkatapos ay ipinatong niya sa mesang daladalang kape. Bakit? Pinamulahan siya dahil sa nakakapanibagong kilos ni Caspian. Hawak nitong palad niya habang nakatitig sa kanya. I'm sorry. Yun ang una kong gustong sabihin. Paninimula ni Caspian. Ha? Bakit? Para saan? Naguguluhang tanong ni Serena. Sorry. Kung ipinadamo ko sa iyo na isa ka lamang pampainit sa mga gabi kong nanlalamig. Patawad sa pagtrato ko sa iyo na parang isang preso. I'm sorry. Naging sakim ako noon. Nais ko lamang ang salapi. Kaya ako naghanap ng walang bahid na dumi na babaeng magdadala ng apo na nais ni Papa. Ang anak kong magiging tulay upang mapasa akin ng Falcon Corporation. Ngunit nang mawala si Papa,
nawala na sa akin ang pagnanais na magkaroon ng anak. Ngunit lahat ay nagbago matapos ang ikalawang gabi na mayroong mangyari sa atin. Nasungkit mo nang hindi ko man lang namamalayan ang puso ko na inaakala kong bato. Nahulog ako sa iyo, Serena. Kaya't gusto kong itama ang lahat ng maling desisyon ko sa buhay. Alam kong merong naging bunga dahil ako si Caspian Falcon. Walang naililihim sa akin ang aking Reyna. May ngiti sa labing sambit ni Caspian habang pinipisil ng marahan ang palad ng minamahal na dalaga. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan ni Serena ang matamis na ngiti sa labi na nagpapatibok ng malakas sa puso niyang lalaki. Hindi niya kailanman naramdaman na ganitong klaseng palpitation. Mukhang pareho sila ni Caspian ang nararamdaman. Nagsimula man sila sa hindi magandang tagpo ngunit mukhang magwawakas sila sa isang magandang kwento. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa totoo lang. Anya, it's okay. I understand. Masyado kitang nabigla. Tumayo si Caspian at kinuha ang kape sa mesa. Drink your coffee first bago ko sabihin ang sorpresa ko sa'yo. Ngiting ani ni Caspian. Hindi na gaanong mainit ang kape, kaya't mabilis lamang yung naubos ng Serena. Pwede ko na bang malaman kung ano yung sorpresang sinasabi mo? Accept my love first. Pili yung saad ni Caspian na nagpangiwi kay Serena. Hindi naman kita gusto. Pagsisinungaling niya. Gusto niya lamang subukan si Caspian. Edi, gagawin kong lahat mahulog at mahalin mo lang akong pabalik. Determinadong sagot ni Caspian na ikinangiting lihim ni Serena. Mabalik tayo sa sorpresa ko. Sina Itay Serio at Nanay Seria, gusto kong makita at makasama. Dadalhin na kita sa kanila, aking Reyna. Pagkatapos ay itutuloy mong naudlot mong pag-aaral. Sayang, lalo tatlong buwan na lang naman. Ngunit kailangan mong magbigay ng kondisyon. Kailangan maging bodyguard mo ako at the same time, manliligaw. Kailangan kong bantayan ang mag-ina ko, lalo't hindi basta-basta ang mayumi mong ganda. Possessive na saad ni Caspian na nagpangiti kay Serena. Sa sobrang tuwa, ay nayakap ng dalaga ang binata ng sobrang higpit. Salamat, Caspian! Salamat ng napakarami! Alam kong tama ako sa pagkakakilala ko sa'yo na isa kang mabuting tao. Nagsinungaling ako sa sinabi kong hindi kita gusto. Dahil lang totoo, gustong gusto kita. Kailan ko lang nalaman na minamahal na kita noong makita kong babaeng yun na pumasok sa mansyon mong ito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng selos. Pagtatapat niyang nagpangiti ng wagas kay Caspian. Ivory and I are cousins. Dumalaw lamang siya para kamustahin ako. Nangingiting paliwanag niya na nagpapula lalo sa pisngin ni Serena. You're really cute with that red cheeks. Nangingiting anya pa. Ikaw din naman, namumula yung tuktok ng tenga mo. Napalabing saad ni Serena. It's because we're in love. So ano, tara na. Pumunta na tayo sa parents mo na magiging parents ko na rin. Aya niyang galak ni Sinang Ayuna ni Serena. Ngunit bago sila umalis ay pinag-almusal na muna ni Caspian si Serena. Kahit na konti lang dahil hindi maaaring kape lamang ang ipanglaman nito. Lalo't meron ng anghel sa sinapupunan nito. Nay! Tay! Bulalas ni Serena nang mapagbuksan sila ni Caspian ang ama't inang magkahawak ang kamay. Anak! Nanubig bigla ang mga mata ng mag-asawa. Diyos ko! Anak ko! Sa wakas ay nakita at nayakap ka naming muli. Naluluhang tura ni Aling Seria at Mang Serio. Binalingan nito si Caspian at agad nagpasalamat. Humingi ng tawad si Serena sa pagsisinungaling na nagawa. Ipinagtapat niya na rin sa mga magulang ang tungkol sa kanyang dinadala. Kaya't agad na nagmando ng kasal si Mang Serio. Bagay ni Sinang Ayuna naman kagad ni Caspian. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, iho, ang anak namin. Hindi dahil sa ikaw ang nakabuntis at tumulong sa amin. Kung hindi dahil nakikita namin ang asawa kong si Seria na magiging mabuti kang ama't asawa sa aming prinsesa. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, iho. Utang ko sa inyo ng anak ko ang buhay ko. Ipagkakaloob namin siya sa iyo ngunit sana'y ingatan at pakamamahalin mo ng higit sa pagmamahal na ibinigay namin sa kanya. Kahit na hindi siya mismong nanggaling sa amin. Lalaki sa lalaking bili ni Mang Serio nang ayain niya sa labas si Caspian upang makausap ng sarilinan. Hindi ho ako mangangako, Tay Serio, dahil gagawin ko po.
Si Serena lamang ang katangi-tanging babae na nagpadama sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kaya't ituturing ko siyang diamante para sa akin. Para siyang babasaging kristal na kailangang ingatan ng hindi masira o mabasag. Pakamamahalin ko po si Serena, pati ng anak namin. Napangiti si Mang Serio sa sinabing yun ni Caspian. Tinapik nito ang braso ng mapapangasawa ng anak, tsaka inaya nang bumalik sa loob. Sumapit ang tanghali kaya't nagsalo-salo silang apat. Hiniling ni Caspian na sumama sa kanila ni Serena ang mag-asawa nang hindi na sila mahirapan pa sa halos isang oras na biyahe kapag nais ni Serena na dumalaw sa mga magulang. Naku, eh hindi namin tatanggihan ng alok mong yan, iho. Galak na sagot ni Aling Seria. Sang-ayon ako sa aking asawa dahil nais naming mabantayan ang paglaki ng aming apo. Segunda naman ni Mang Serio na nagpangiting lalo kay Serena. Tunay ngang busilak ang puso ni Caspian. Matapos ang tanghalian ay kaagad silang gumayak. Rest house ng pamilyang Falcon ang pinagdahlan si mag-asawang Rozo. Kaya't pag-alis nila Ronay, bumalik na ang caretaker. Gaya rin ng napagkasunduan ay bumalik si Serena sa pag-aaral. Bantay sarado ni Caspian na ngayon kanya ng nobya na malapit niya ng maging asawa. Oras na magtapos na si Serena sa kolehiyo. Nagkitang muli si Serena at Jude. Tanggap na ng binata na wala na talaga siyang pag-asa. Bagay na ipinagpasalamat ni Serena. Hindi ni minsan ikinahiya ni Serena ang pagdadalang tao habang nag-aaral. Wala siyang nakuhang panghuhusga dahil sa tila ba gwardyan niyang nobyo na humaharang sa mga taong matatalas ang dila. Sa pagtatapos ni Serena sa kolehiyo ay pinasalamatan niya ang lahat ng taong tumulong sa kanya, lalong-lalo na ang ama ng kanyang anak. Doon din mismo sa stage ay nag-propose si Caspian na kaagad namang tinanggap ni Serena. Palakpakan ng lahat habang ang mga magulang ni Serena ay proud na proud. Naroroon din si Vivi na masaya para sa naging success ng kaibigang si Serena. Natatawa pa si Vivi sa kalokohan ng kaibigan dahil inireto siya nito sa dating manliligaw na hindi maipagkakailang gwapo. Matapos ang graduation ay ginanap na rin sa wakas ang kasalang Serena at Caspian. Imbitado ang lahat ng naging tauhan ni Caspian na pawang nagsipaglagay na rin sa tahimik. Kabilang na rin si Leo na ngayon meron ng pulis na nobya. Ang venue ay ginanap sa hotel na kapapatayo pa lamang ni Caspian. Halos mapuno ang reception area sa dami ng dumalo. Masayang masayang lahat, lalong lalo na ang ngayon mag-asawa ng si Serena at Caspian. Walang pagsidla ng sayang kanilang nararamdaman. Kuntodo ang ginagawang pag-aalagan ni Caspian sa asawa, lalo pat patuloy na lumalaki ang tiyan ni Serena sa patuloy na pagdaan ng mga buwan. Mahal ko, manganganak na yata ako. Nahihirapang saad ni Serena, alas 5:30 pa lamang ng umaga. Ha? Manganganak ka na mahal? Sandali at dadalhin na kita sa ospital. Bumalikwas ng bangon si Caspian at agad na kinuha ang susi ng sasakyan at tsaka niya binuhat ang asawa. Gising na rin ang mga magulang ni Serena, kaya't ang mga ito na ang siyang nag-asikaso sa gamit na dadalhin sa ospital. Halos panawan ng ulirit si Serena nang tuluyang mailuwal ang malusog nilang anghel. Lalaki ang una nilang anak na nasundan pa ng isa pang lalaki sa pagdaan ng isa pang taon. Pinagpahinga lamang ni Caspian ang pinakamamahal na asawa bago nila buuin ang ikatlo nilang anak na sa pagkakataong to'y naging babae na. Curvy, Craver at Selvana. Pangalan ng tatlo nilang anak na napalaki nila ng maayos. Hindi mo talaga masasabi ang magiging, ngunit nagbago ang lahat ng makilala niya ang babaeng inalipin niya na siya palang bibihag sa kanyang nagyiyelong puso. Lahat ng pagmamahal ay ibinigay niya sa kanyang asawa. Tinupad niya ang pangakong magiging mabuting ama at asawa. Ganon din naman si Serena. Naging mabuti itong anak, ina at asawa. Wakas.